Nagbabalik nga po ang programang Good Job at ngayong Easter Sunday, despite nga po na we are celebrating the risen Christ, kami po sa DZMM Teleradio at sa ABS-CBN ay nalulungkot na ibahagi po sa inyo ang balita ng pagpanaw ng aming kaibigan na si Sir Boyet Season. Partner, I think it's best if you take it from here bilang mas matagal kayo naging magkasama ni Sir Boyet at naiiyak na ako ng very light. Well, hindi naman masyadong matagal. When I went back after retirement, syempre, di ba, magkadikit lang yung programa natin. Remember when we were starting itong Good Job? It was a Saturday episode, di ba? Tapos, magkasunod tayo ng programa, di ba, silang dalawa ni Senator Freddie Webb. 2 o'clock tayo, if I remember right, 2 o'clock in the afternoon, and then sila yung programa after, no? So, syempre, si Boyet is well-known for his diba, DJ for a long time. Tapos anchor yan ng PBA, partner. Mm-hmm. Tapos sa sports, halos lahat ng mga sports personalities, yun na nga, kilala yan. No? Dahil nagla-live anchor siya. So talagang nakaka-miss dahil napakasayang tao. Alam mo na, madaling kasama, magaang kasama, at saka laging makwento. Diba? Yung kanyang character, yung kanyang personalidad, napakasayang kasama. Yung madali siya makipag-engage agad sa kwentuhan kahit bago or stranger ka lang. Diba? Totoo yan. Wala akong nakilalang ibang tao, partner, na first time mo palang makilala, he will make you feel at home. Diba? Ako nakilala ko si Sir Boyet sa ANC naman. Doon ko siya una nakilala. Mm-hmm. Tapos, I think siya yung unang nag-reach out talaga sa akin na nagsabi na, I want to mentor you. Magsabi ka lang kung may mga gusto ka matutunan. Diba? At yung siguro we had a good conversations lagi pag magtatawanan, and our love for music, pagkain and wine, dyan yung mga lagi namin usapan ni Papa B. At kausap ko pa siya Friday night, sabi ko, bibisita ko kasi where he was, kung nasan siya naka-confine, doon ako nagre-rehab ng aking thumb. So sabi ko, I will go there to visit you after ng post-op, but sadly, he passed away. So, we have may ilang guests po tayo na makakasama ngayon na nakasama ni Papa B. Sa matagal na panahon, unahin natin. Sino ang uunahin natin? Pwede nating pagsabayin dahil naka-ready na rin sa Zoom si Attorney Ed. Ito, lagi rin niyang guest ito. Oo, tapos nasa telepono naman, kasama natin dati sa teleradyo si Ding Dong, di ba? Executive producer natin, si Ding Dong Marco. So, Attorney Ed, unahin ka namin. No? Si Attorney Ed Tolentino, alam niyo, ito, malapit na kaibigan ni Boyet Season. How did you take it? How did you learn that nag-pass away na ang ating kaibigan, Attorney? At nakamute ako. Nakamute kayo. Nakamute. Nakamute kayo, Attorney Ed. Ina-adjust. Sige. Ayan, there you go. Ayun. Hi, Attorney. Yeah. Opo, good morning. Opo. Magandang umaga po, Miss Rica at Sir Danny. Well, gaya ninyo, ako po ay nabigla doon sa pangyayari dito kay Boyet, kasi we were praying for him to pull through. Yung operation. Noong unang mga post niya kasi, sabi niya, nagko-complain siya na sumasakit yung tiyan niya to the point na unbearable na. Sabi niya mag-seek siya ng second opinion. And then, yun nga, he will undergo surgery. We were pulling for him to pull through. And we were surprised na bigla na lamang inanunsyo yung kanyang pagpanaw. So, lahat tayo ay talagang nasupresa po sa pagpanaw ni Papa B. Pero, Attorney Ed, dahil matagal mo siyang kasama, ko anchor kayo sa ilang mga radio at saka special events, di ba, sa sports. How would you describe his character, his alam niyo na yung kasama sa trabaho? Well, 2 things. Number one that strikes out sa kanya, yung booming voice niya. Kasi sa yung nasa pasilyo ka pa lang, talaga. Binig mo na. Binig mo na yung maingay, di ba? Oo, hindi mo kailangan ng megaphone kapag boses ni Boyet. At saka very distinct yung boses niya. Hey, kumusta? How are you? Where doon tayo? Talagang he is the life of every conversation. Yeah. And of course, yung kanyang passion sense, talaga naman nakita mo postura. Si Boyet, napaka-postura, yung kanyang trademark bow tie. Bow tie. No,
ganun, made sabi, it cool sabi, again. Very, very cool. Sabi ko nga, at saka he's never at a loss for words. Talaga, tuloy-tuloy yan. Sabi ko, kung magsalita yan, parang energizer bunny. Sabi ko, parang ganun eh. Ano? So, mamimiss mo talaga yon. Yung mga two things. Tsaka, he always makes you feel at home. Tama yung sabi ni Miss Rica, he always makes you feel at home. And talagang, he's always proud kapag ikaw ay nakita niyang nag-i-excel. Sabi niya, he always drives home yung strength mo. Kaya mo yan. Wala yan. Kayang-kaya mo, Tony. Simple lang yan. Ganyan lang yan. He's always there to support you. No? So, talagang nalulungkot tayo sa nangyari dito kay Papa B. Wind beneath my wings yan eh, si Papa B. Diba? Talagang i-uplift ka niya. Anyway, may kasama pa tayo. Ang dami po natin kakausapin yan. Attorney, wag ka po muna aalis sa Aino na nag-standby ka po. Si Sir Freddy Webb ang makakasama din natin. I think he's on Zoom now, ang Richard Gere ng Pinas. Sir Freddy, are you here? Good morning. Good morning, Senator. Yes, I am. Am I coming in clear? Yung Zoom mo, nag-freeze eh. Pero ibig sabihin, yung audio mo, medyo static eh. So, sige nga, Senator, magsalita uli kayo. Oo. Nawawala si Senator. Nawawala. Nasa Palawan pala si Senator. Palawan? Nasa bakasyon. Kasi yung background lang niya, mukhang relax na relax yung atmosphere eh. Oh. Hindi, unahin na natin si ano. Unahin na natin si Ding Dong, executive producer. Dami, wait ka. Lipat ako ng puwesto. Ayan, dyan. Medyo lipat better na, Senator. Better na, okay na. Yan, narinig ka namin, pero yung video mo, medyo ano, ayan, yan. Ayan. You try to move, sir. Kasi nakulay mo yung background mo eh. Tinong nakita ko nga, sabi ko, teka muna, papalit muna. anyway, we can hear you okay naman. So far, parang nagulat tayong lahat, sir, kahapon. Biglang pumanaw ang ating kaibigan na napakasaya. So how would you describe mo? Makatrabaho ang isang buoyant season po? Well, first of all, I do not believe in luck, but I believe in being blessed. Mm-hmm. And I was blessed to have had the opportunity to share a program with Boyet, which was called Fast Break, which lasted for so many years. And I learned a lot from him. First thing I learned is the value of work. He has spent a lot of hours, sacrifices, at the same time, knowledge and passion to what he was doing. Mahirap may compare si Boyet sa iba eh, sapagkat to have a Boyet season, kung pwede mo lang i-clone yan, ay marami kang makikita na hindi mo makikita sa iba, no? Kakaiba siya, no? Of course, we had our little differences, just like any other program, yung mga partners, kung minsan magkakaroon ng problema. Pero kami ni Boyet, pag nagkaroon kami, there was always a fast break cure. And we would be able to take out all of this and then go on with our program. I had a lot of enjoyable time with them. Dami ko natutunan, ano? So much of litany that I cannot mention all of them anymore. But one of the things that I learned from him, no, is how to dance. mahilig nga po sa mayaw. Nandun kami sa likod, no? Papaturo ako ng cha-cha, no? Magaling yan. Alam mo, Tito Freddy, sabi niya ganyan, ano? Okay yung sapatos mo, okay yung pantalon mo, okay yung, kumisa naka-coat ko, di ba? Ganda. Pero pagdating sa sayaw, ay lumawala yung ganda. Walang talent. Marunong siya. Marunong siyang mag-handle ng discussion. Yung bang madali nga makapalagayan ng loob, di ba? Senator. Yes. Kaya nga, you know what? Yung programa nyo, the good job, di ba? It well describes Boyet season. Boyet, you did a good job. Good job talaga. Bagay na bagay talaga si Boyet yan. Ano? When I saw that he was appealing for prayers, no? Sabi ko, pwede ba pigilan mo ako, Boyet? Diba? Lakas-lakas mo eh, diba? Yung huli niyang post before he went to the procedure. The only thing that knocked me in that particular video was that when he said, I am afraid.
He said that, eh, diba? Scared, sabi niya, running scared. Scared. I am scared. Sabi ko nga ganyan, puro seryoso nga itong pagdadaanan ni Boyet, diba? Bandang huli ko lang nakita yung ano eh, mga medyas niya na makulay eh. May plan sa kubing Boyet, dinayam lang ako ha, okay? Yeah, yeah. But you know what, Boyet season, we might have lost you, but it was a gain for your mom because the, now you are with him. Dahil palagi niya sinasabi sa akin. Oo, namimiss niya mama niya. Yung nanay niya, palagi niya sinasabi sa akin yan. Alam mo, Tito Freddy, palagi ko namimiss ang nanay ko, no? Siguro every time like that, we, hindi naman every show, no? But at least in a month, kung 4 shows kami, siguro 50% niyan pupunta kami sa nanay niya, di ba? Sarap magluto, sarap daw magmahal. Ah, ganun ba? To that extent, nagkikita rin kayo ng mama niya when she was still alive. Yeah, yun. No, I'm sorry? Pumupunta ka or nagdadala siya ng pagkain? No, I did not. Siya nagsasabi sa akin na yun yung niluluto. Ay napagaling magluto at yung pagmamahal sa kanya ay walang katapusan sa pagmamahal, no? Talagang inaruga siya, ginaan siya, magandang paaralan, everything, no? Yung lahat daw ng hindi niya inaasahan ay binigay ng kanyang nanay. Yan, yun nga po yung sabi ng napakaraming tao, we might have lost you here on earth, pero heaven, and your mom got an angel back nung bumalik nga po siya back home. Sir Fred, as Attorney Ed, wait lang po, no? Bago po namin siya balikan, kasama pa po natin si Sir Ding Dong. Ang dami po gusto magbigay ng message nila for Sir Boyet. Eh. Sir Ding Dong, good morning! Hi, good morning! Rica and Puyang, Daling. Oo, salamat ha, Ding Dong, for joining in kasi medyo nasa kabilang Zoom si Attorney Ed. At si Senator Freddy, maikli lang dahil ikaw naging producer ka ng fast break. So, paano ang nagulat ka nung nalaman mo kahapon yung pagkawala na ng ating kasama? So, how did you take it? Nagulat ako kasi the night before nung ano niya, operasyon niya, 'di ba? Nag-post siya ng video nag-post. Sa Facebook. Yeah. So, tinawagan ko siya. Tinext ko siya. Sabi ko, "I'm praying for you, bro." Tapos sumagot siya, "Thank you, brother, Ding Dong." Tapos mayroong icon na praying hand. So that's it. Okay. Pero tama yung ano eh, yung nakita, yung napanood natin na sabi niya, he was scared. Sabi tama. Ko, mukhang medyo seryoso itong kuyang ko. So ganun lang. Tapos kahapon, pinext ako ni Franco, yung Franco Reyes natin, na sabi niya, na wala na. Wala na si ano si Kuya Boyet. So nagulat ako. Siguro for couple of minutes parang teka muna eh binati lang kita nung isang gabi. Sabi ko, grabe ka ako nang iwan ka kagad. So medyo for a couple of minutes kahapon medyo hindi pa nagsisink in eh. So, unti-unti, tinignan ko yung mga post niya. Uh-oh. And nakita ko seryoso nga talaga yung kuyang ko. So, yun nga po, nakakalungkot, no? Kasama pa natin si Father Tito to give us his Easter message. So, to wrap our memories of Tito, Sir Boy at Papa B, message po natin for him, isa-isa unahin natin. Attorney Ed, thank you po for waiting. Well, para sa akin, I thought to die at age 58, I thought Papa B had so much more to give. Ano, in fact, tuwang-tuwa siya nung nakakuha siya ng gig sa TV Patrol. Yes. Ano? Mm-hmm. Coming off the pandemic, lahat tayo nawala sa sirkulasyon. I thought he had so much more to give sa industriya. But, you know, I thought the big guy up there really needed a very good barker. Ano? At palagay ko yun ang dahilan. Ano? So we will always remember the good memories. He will always be the Papa B of DZMM. Yeah. Senator Freddy, your last message. Senator Freddy. Admiration. I have so much admiration for him. You know, I am now gonna turn 80. I've met so many people, but he stands up among them
primarily because of his knowledge. He knew he was knowledgeable, but he was never stingy. He would share it. Yung ba sasabihin mo? Hindi ko sasabihin, baka unahan ako nito. Hindi. Sa kanya, sasabihin niya kagad yun. Ako eh, nagugulat sa kanya eh, dahil pagka alam naman ni Kuya Danny ito na pagka kasunod kami kasunod ng programa natin. Oo, tapos eh, alam mo naman, palaging may dalang pagkain yan kung saan ang gagaling, di ba? Mm-hmm. Ako eh, talagang hanga-hanga sa kanya. Kahanga-hanga ang buhay niya. Again, I will repeat. Mahirap magkakaroon. We will all miss him. Yes. Yeah. Mahirap. Oh. Mm-hmm. Lamat, Senator. And finally, Sir Ding Dong. Oh. Boyet was a brother with a kind soul. He was my brother siguro ilang okasyon na pinagsamahan namin eh. Naramdaman ko yung parang kuya. For example, maiksi lang to. Meron kami isang event na inatenan. Then siguro napansin niya yung kurbata ko medyo tabingi. Bro, alika. Sabi niya sa akin. Pare, ganito yan. Nayos niya. Nayos niya yung not nun tayo ko. Then, tinagpag niya ng konti yung suit ko. And then sinabi niya, that's it. Pwede ka na. So, I will remember Boyet as my brother dun sa mga simpleng gesture niya sa'yo. Tama. He is a kind soul. Hindi siya parang walang ano yan eh. Walang masamang buto sa katawan. Laging nakatawa, nakangisi, maingay, totoy bibo. Yan ang Boyet season natin. And brother, right. God bless you. Okay. Thank you. Salamat. Okay. Opo. Salamat. Kay Attorney Ed, kay Senator Freddy, at kay Sir Ding Dong manamis natin. And kay Sir Boyet mula sa amin dito sa DZMM Teleradio Family sa ABS-CBN, mamimiss namin ang ingay ng tawa mo, yung sarap ng lambing mo, at saka syempre hindi mo mawala. Everything that you've shared with us, we'll keep it in our hearts. Kasama natin with love from our ABS-CBN family, Sir Boyet Season, you are home. At